So ayan ang aking mga na-harvest na kamote, napakadami. Ayan siya. Andito pa yung iba. So ayan, ito siya. Oh, ayan ang ating na-harvest na mga kamote. So ayan, papakita ko sa inyo kung paano mag-harvest ng kamote dito sa Japan. So ayan guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-harvest ng kamote dito sa Japan. So ayan, itong kamote po ay itinanim ko ito na dito, naka-plastic siya. Kita nyo yan. Ayan siya, naka-plastic siya. So ayan, ito na po siya. Ito na po yung kamote. Ang ginawa ko po guys, pinutol ko muna itong ito, yung mga dahon ng kamote para madali natin siyang harvestin. So ito siya, ginawa natin, biniyak ko itong plastic para pag nag-harvest po tayo, madali. Yan po siya. So ang gagawin natin guys, pupunitin lang natin ito dito. Yan. So tatanggalin natin siya pag ganyan. Yan siya oh. So ganyan. So ayan siya. Pakita ko sa inyo guys. Kailangan natin siyang tanggalin itong plastic. Ayan siya oh. Ayan. Diba? Ganyan lang siya kadali. Ganyan. So, ganyan siya. Ayan. So, ayan. One touch lang. Natanggal na yung plastic. So, yung dito sa kabila, natanggal na natin. So, ang gagawin natin dito naman sa kabila, hihitakin lang natin to guys. Saglit lang. Ito na siya. Ito naman sa kabila. Kailangan ganun din. Patanggalin din nyo siya para hindi siya mahirap tanggalin ang kamot. So, ganyan guys. Tatanggalin nyo lang. So, ayan. Tanggalin nyo muna ang mga dahon before nyo tanggalin itong plastic. So, ayan. Natanggalan natin guys. So, ang gagawin natin, nakita nyo ito. Ito yung kamote na pinutol na natin yung mga tangkay niya. So, ayan. Ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo kung paano lumabas ang kamote dyan. Hindi mo na siya kailangan gamitan ng pala. Hindi mo na siya kailangan kumuha ka ng bambungkal. So, igaganyan lang natin siya, oh. Ganyan siya, oh. Tapos, makikita na natin ang kamote dyan. Yan siya, oh. Oh, diba? Kita nyo, one touch lang siya. So, ayan ang kamote. Oh, ito na, oh. Tingnan nyo. Oh my God. Ayan, ganyan siya ka. Bilis mag-harvest ng kamote. Alam nyo ba kung bakit napakaganda ng tubo ng kamote dito? Diba, nandito yung puno sa ibabaw. Ngayon, pag nagbunga siya, umaano siya dito, oh. Nakakabwelo yung bunga ng kamote dahil ano siya pa ganyan, no? Pababa ang pagkatubo niya. Kaya pag nagtanim kayo ng kamote, kailangan taasan niyo tong lupa. Ito, oh. 1, 2, dalawa kadangkal na gagawa kayo ng parang bundok-bundok na ano, taniman para maging maganda ang kalalabasan ng inyong mga kamote, mga sweet potato. Kaya tingnan niyo naman siya, oh. Isang puno lang yan. Ganyan kalaki ang bunga niya. Saan pa kayo, oh? Oh, laki niya. Lalo na tong isan, laki, oh. One touch lang, oh. Hindi mo na siya kailangan gamitan ng kung ano-ano. Ayan, oh. O, diba? O, dit. Kaya, mabilis mag-grow ang kamote dahil nakakabwilo yung kanyang lupa. So, ito, ganun yan dito. Tingnan nyo, oh. One touch lang, nakikita na agad ang kamote, oh. O, diba? Ganyan, kabilis. Lumaki ang kamote. O, tingnan nyo, oh. One touch lang, diba, guys? OMG. O, diba? Sarap mag-harvest pag ganito kalalaki. Hindi mo na kailangan siyang bungkalin ng kung ano-anong pambungkal dahil ganyan na ka ganda at kadami ang bunga niya. Siguro ito mayroon pa dito sa kabila. Diba? Kaya mayroon pa nga. Yan.
Oh, ito lang, laki pa sana ito. Ayan, ito medyo maliit siya. Tapos, ayan o. Oh, isang puno, tatlong ang lalaki. Ayan. Hmm. Yung iba, nandito na. Yan na siya o. Oh. Di ba? Do you wanna know? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. The one who showed me if we're together.